Sumayin niyo ang aking pangungusta. Ipakita ninyo muli ang inyong mga ngiti habang kayo ay pinag-isa ng Diyos sa araw na ito. Mula sa inyong mga tahanan, magpahanggang dito sa banal na tahanan ng Diyos, kayo ay pinagmamasdan ang aking mga mata. Nasilayan ko ang inyong mga pagmamadali upang makarating at makatugtog sa tipan ng lugar na ito. Iyan na ang aking mga anak. Anak na tapat at tunay na alagad ng Diyos. Nananabik sa pakikipagtipan sa aming lahat. Nananabik sa mga kapatid na maipadama ang pag-ibig at kaligayahan at kagalakan. Nananabik para sa gabay ng Diyos. Nananabik para sa mga biyaya ng Diyos. Dahil dito man sa banal na tahanan ito, tayo'y magkakatuwa nananalangin para sa kaligtasan ng mundo ito. Batid ko ang inyong kahirapan. Batid ko ang inyong kapaguran. Batid ko kung ano ang samot-sari ninyong mga pagsunog sa buhay. Batid ko kung ano ang inyong mga ipinapanalangin. Hindi lamang ang Ama ang nakakarinig nito sa bawat kahilingan ninyo. Maging ako man, aking mga anak. Subalit sa araw na ito, habang kayo ay aking pinagmamasdan, ako'y galak na galak at naliligayahan. Hindi lamang sa iyong mga kasuotan na maninibago ang makakapanood nito, ang makakakita nito, kundi maging sa inyong mga pagkakaisa. Kaya't aking mga anak, kung papaano ninyo pinapahalagaan ang inyong pinalumpang tungkulin sa Diyos, pahalagan nyo rin ang inyong mga kapwa. Igalang nyo rin sila. Mahalin at ipanalangin. Malasakitan, kaawaan, tulungan, unawain, patawarin. Dahil sila man ay narito pa sa mundo. Mga taong nilikha ng Diyos na mga kapwa ninyo na nararapat ipanalangin nyo rin para sa pagbagong buhay nila. Pagbabagong buhay patungo sa banal na landas. Tungo doon sa ganap na buhay at kasyasya. Tungo sa kaharian ng Diyos. Inianda ng aking bugtong na doon ang inyong mga silid na puno ng lantay na hinto, kumikilang ito at wala nang hihigit pa sa silid na iyon na iyong paroonan. Kaya't ang lahat ng kabutihan niyan na inyong natutunan mula sa aral ng Diyos, mula sa kanyang katuruan, mula sa mga napapakinggan ninyo, turo at gabay ng inyong punong lingkod, naway lagi ninyong hingiin na ang lahat ng ito ay inyong maisa pamuhay. Mahabang lakbayin man ito, aking mga anak, nakasama niyo kami sa mundong ito. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mababalisa. Huwag kayong mag-aalinlangan. Huwag kayong malulumbay man, lalong-lalo na nanarito na kayo sa bagong Jerusalem na kung saan ang bawat isa sa inyo ay pinamamahalaan ng Diyos na makapangyarihan sa inyo.
Laging ginagabayan namin. Lagi namin pinamunang. Laging pinupuno ng kapangyarihan. Ng mga karunungan at kaalaman. Dahil yan ang biyaya ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kaya't ganapin ninyo ang nararapat aking unang. At ipalaganap ang mabubuting bagay. Ibahagi ito sa kanila. Lahat na inyong mga kapwa, hindi man ninyo kalangin, hindi man ninyo kaumi. Dahil ito ang nararapat makita at nagaganap na isa sa pamuhay ng bawat isa. Aking mga anak, aking kinukumusta, ang inyong mga kapatid na wala rito. Ito ay inyong ipaabot sa kanilang lahat. Na mahal ko rin sila tulad ninyo. Sila man ay aking ipinapanalangin, maging ang inyong mga kapwa na may mga sakit at karamdaman, maraming mga pagsubok sa buhay, maraming suliranin na kinakaharap. Ang Diyos na pasampasa nila, ito'y magiging magaan lamang sa pamamagitan ng mabuting balita na kailangang tatanggapin din sa kanilang mga buhay. Sa pamamagitan din ng pagtanggap nila sa aking bugtong na anak sa darating na mga anak pagkakataon. Ito ang magiging daan at kayo ang magiging instrumento ng Diyos upang sila ay mailapit ko rin sa kanyang banal na panahon. Upang sila rin ay makaisa nating lahat na makinig ng aming mga kapahayagan, na makinig ng aming mga pili, na makinig ng mga aral ng Diyos, na makinig ng ikabubuti at ikakapanunos ng kanilang paawin. Aking mga anak, nawa ang lahat ng ito ay huwag ninyong sasayangin. Sa mga panahon, kayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Pakaiingatan ninyo ang mga bagay na yan upang kayo man ay mananatiling malakas, masigla, gumagaling ang mga karamdaman, dumudunog, at nadaragdagan ang mga kaalaman at pagtitiwala ng Diyos sa lahat ng bagay ng Kanyang ipagkakaloob sa bawat isa sa inyo. Ako'y naliligayahan ang aking mga anak habang kayo ay umaawit ng pasyon ng aking bugtong na anak na siyang kasaysayan ng kalbaryo niya dito sa mundo. Kasaysayan na kailanman ay hindi malilimot ng bawat isa. Na kailanman ay pinapahalagahan ng bawat isa. Maliban sa mga kapwa ninyo na hindi pa nauunawaan ang mabuting balita at aral ng Diyos. Na hindi pa tinatanggap ang Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya't aking mga anak, manatili kayong tapat na mag-inpon magpakailanman. Manatili kayo sa piling ng Diyos. Manatili kayong sumusunod tulad ng aking utuman na. Mahirapan man ang inyong mga physical na katakunan. Mahirapan man ang inyong mga puso't kalooban. Handa kayong masaktan magpakailanman. Handa kayong mag-wis ng inyong mga buhay. Mag-alay ng inyong mga buhay. Mag-alay at mag-ubo ng inyong mga buhay. Dahil yan ang kadahana itinalaga ng Diyos sa mga esposa niya na minamahal at nilibig. Kaya't aking mga anak, nawa magpatuloy lamang kayo na sumunod sa lahat ng kanyang mga ipinagagawa, sa lahat ng kanyang kalooban. Dahil ako man, nung ako'y itinakda ng Diyos, sa mga panahon iyon, kailanman ay hindi ako nawala ng tibay ng loob upang harapin ko ang lahat ng iyon.
na pinagdaanan ng aking buhay. Nang pinamahal ko at pinakamamahal ang bunso na nakabayubay dyan sa Kalbaryo ng Diyos. Kung kaya't kayong lahat ay maging mapatag. Magtiwala lamang at tunay na kayong lahat ay magtagal. Hanggang sa muli nating pagtitipan ang hikmat. Sa mga panahon ito, ang bawat isa nawa ay magnilay, ang bawat isa nawa ay magtika, ang bawat isa nawa ay mag-ayun sa paggawa ng masama, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Maging mababa lagi ang inyong mga kalooban. Maging puno kayo ng pag-ibig habang tinutupad ninyo ang inyong mga pinanumpang tuntunan. Magala kayo habang kayo ay humahayo, habang kayo ay nagkakatipon, dahil ito muli ang araw na tayo ay sama-sama at pinagsama kayo ng Diyos, pinagtikis kayo ng Diyos sa pamamagitan ng ganyang pag-ibig magpakailanman. Sumayin niyo ang aking pagmamahal. Sumayin niyo ang aking pag-ibig. Sumayin niyo ang aking pasasalamat. Sumayin niyo ang aking kagalakan. Sumayin niyo ang aking tulong ng biyaya at grasya pagpapala. Maraming salamat. Precious. Precious. Amen. So tayo po ay dadako na. So tayo po ay dadako na sa pangatlong mensahe. Tayo po ay dadako na sa pangatlong